أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سألنا الله أن بينقما وأين أن بينقما هبجين نع لهات نع بابوري أت مسا سلامات إتاني إن شاء الله سبحانه وتعالى لمن أن بين أن سان لبطان نواي أن كان يقبل يباان بعو بالات بعو بوجاي أي ما بسكان يع ولين بروبيتا نسي بروبيتا محمد sallallahu alaihi wasallam, sampuna kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Sa muli mga kapatid, binabati ko kayo ng pagbati ng ating pananampalataya, ang pagbati ng mga taong maninirahan sa paraiso, ang pagbati ko sa inyo ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nang kahulugan ay sumayon nawa ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah, ang dakilang tagapaglikha. Ito po ang ating panglabing dalawang pag-aaral kaugnay sa pagpapaliwanag ng tauhid o ang kaisahan ng paniniwala o ang paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ating pong paksa ngayon mga kapatid ay tayo pa rin ay nasa pagpapatuloy ng pagbabanggit ng mga halimbawa ng shirk na kung saan ay nasisira ang ating tauhid kapag atin itong ginawa. At atin itong pinag-aaralan dahil upang atin itong maiwasan. Ang ating paksa ngayon mga kapatid ay ang tinatawag na Ruqya. Sa wikang Arabic, Ruqya. R-U-Q-Y-A-H. Ruqya. Sa Arabic, Ra, Qaf, Ya, and then Ta'ul Marbuta. Ang Ruqya mga kapatid, kung ating translate sa ating wika, ito ay orasyon. Orasyon. Ginagamit ito kapag halimbawa ang tao mayroong sakit ay sa atin pumupunta sa albularyo at nagpapaorasyon o di kaya taong napasukan ng engkanto pinapaorasyonan o di kaya pag blessing sa bahay may mga orasyon-orasyon yung pagpapausok ganon tapos may inhaluan ng orasyon. Ito yung ruqya sa ano sa Arabic ruqya. Ano ang istan ng Islam sa ruqya mga kapatid? Actually mga kapatid, hindi lahat ng ruqya o orasyon ay bawal. Bagamat atin ito binabanggit sa mga halimbawa ng shirk, pero hindi lahat ng ruqya ay bawal. Bakit? Dahil ito ay nasa katuruan ng Islam. Ito ay nasa katuruan ng Islam at ito ay isang gamot. Isang gamot na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At ito rin na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. So sa ating paniniwala na kung isang bagay ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, ito ay tama. Ito ay walang problema na ating sundin bagamat meron na obligado pang sundin natin. Okay, ito yung hukum ng ruqya na pinapahintulot. At ang ruqya mga kapatid na nasa Islam, meron po itong mga kondisyon upang ito ay maging pwede sa Islam. So itong mga kondisyon, kailangan po nating malaman at kailangan po nating intindihin mabuti. Dahil kung isa man sa kondisyon ang hindi nagawa ng isang taong gustong magrukya o gustong magparukya, magpagamot gamit ang orasyon, o di kaya siya ang magagamot gamit ang orasyon, isa man sa kondisyon ang hindi niya nagawa, katotohanan, siya ay nakagawa ng maling rukya. At doon na po mahuhulog ang ating topic na ang rukya ay kabilang sa shirk. So kung yung mga kondisyon na hindi na kumpleto, katotohanan ito ay mapabilang sa shirk. So ano itong mga kondisyon upang maging pwede ang ruqya sa Islam? Bago natin banggitin ang mga kondisyon na ito mga kapatid, nais ko sanang bigyang linaw din na ang ruqya ito ay maaring maging sunnah. Ibig sabihin, kaaya-ayang gawin ng isang Muslim. Kung ikaw ay merong kaalaman tungkol sa ruqya, tungkol sa orasyon sa Islam, ay sunnah sa iyo. Napakalaki ang reward mo kung ito ay gagamitin mo. Halimbawa, merong kang
kaibigan na may sakit, o meron kang kakilalang may sakit, o meron kang kamag-anak na may sakit, o ang anak mo o ang asawa mo may mga sakit. So pwede mo silang gamutin gamit ang rukya kung meron kang alam. Gamit ang orasyon, maaari ang orasyon ay mas mainam pa kaysa pag-inom mo ng gamot. Maaari kung talagang malakas ang iyong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid, na ang rukya ay pwede mo rin gamitin sa iyong sarili. At ito ay ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago siya matulog, siya ay nagrurukya. Siya ay nag-orasyon. Paano? Siya ay umuupo sa kanyang higaan iniipo ng kanyang dalawang palad parang nagdudua. At pagkatapos, sinasabi niya doon o binabasa niya doon ang Suratul Ikhlas 3 beses, Suratul Falak 3 beses, at Suratul Nas 3 beses. At pagkatapos, kanyang dinuduraan ang kanyang palad, konti lang, parang ganun, ganun. At pinapahid niya sa kanyang buong katawan. Yun po ay rukya, proteksyon, hanggang sa kanyang paggising. At ganun din, kapag may sakit ang Propeta Muhammad SAW, ay yun ang kanyang ginagawa, nagrurukya siya. Binabasa niya ang Suratul Fatiha, pinapahid niya sa kanyang katawan, at binabasa niya ang sura, ang Ayatul Kursi, at iba pang mga ayah sa Quran na ginagamit sa pangrukya. So inshallah, ating malalaman maya-maya kung ano yung mga pamamaraan ng pagrukya. So ngayon, ating na pong babanggitin kung ano yung mga kondisyon. Ano yung mga kondisyon para maging upang maging kapahintulot ang pagrukya sa atin. Ang unang kondisyon mga kapatid, kinakailangan na ang rukya ay galing mismo sa Quran at galing mismo sa hadith. Hindi ka pwedeng magrukya na gamit mo ay Latin. Hindi ka pwedeng magrukya gamit mo ay Tagalog o Bisaya o ano man na mga katuruan ng mga matatanda. Hindi. Ang rukya ay galing mismo sa Quran at galing mismo sa hadith. Yun yung pinakauna. Ano mang rukya na hindi galing sa Quran at hindi galing sa hadith, katotohanan ito po ay shirk. Doon na mauhulog ang shirk na rukya. Tulad ng ginagawa ng iba. At ginagawa ng mga nagsusuot ng mga anting-anting. Di ba, natalakan natin nakaraan? Ang mga ginagawa ng mga nagsusuot ng anting-anting para maging mas mabisa ang kanilang anting-anting, nilalagyan nila ito ng orasyon. Nirurukyahan nila ito, mga kapatid. Nirurukyahan nila ito na galing sa mga Latin, galing sa mga jin, galing sa mga salamangkero, galing sa mga mabarang na hindi mo alam kung ano yun. So, ang rukya, ang unang kondisyon sa pagiging kapahintulot ng rukya ay dapat mula sa Quran at mula sa hadith. Pangalawang kondisyon, mga kapatid, kinakailangan, kung sakaling, alhamdulillah, tapos na mula sa Quran at mula sa hadith, kinakailangan na ito ay bibigkasin sa wikang Arabic. Hindi pwede na kahit Quran man ang gamitin mo, tapos Bisaya ang paggamit mo, tinatranslate mo sa Bisaya, yung orasyon, ay yung Quran sa paggamit ng orasyon, o di kaya sa Tagalog, o di kaya sa ibang lingwa, hindi pwede yun mga kapatid. At ganoon din, kung sakaling sa hadith mo kinuha, at maraming mga rukya din na mula sa hadith, kung inyong nalalaman, napakaraming rukya mula sa hadith. Hindi mo pwedeng i-translate ang hadith at yun ang gamitin mo pang orasyon sa anak mo na may sakit. Hindi pwede yun. Kinakailangan sa wikang Arabic. Yun po yung pangalawang kondisyon. Dahil kung sakaling gagamitin mo, halimbawa, Quran ang iyong rukya, pero tinatranslate mo sa Tagalog o sa Bisaya, katotohanan, ito po ay mahuhulog din sa shirk. Mahuhulog din siya sa shirk. Inshallah, ating ipapaliwanag maya-maya kung bakit siya naging shirk at ano ang kanyang pagiging shirk, akbar ba o asgar. Pangatlong kondisyon mga kapatid, kinakailangan sa isang nagrukya, yung gumagawa ng rukya, yung manggagamot, ang intensyon niya at ganun din yung may sakit, yung nirurukyahan, ang intensyon niya na ang magpapagaling sa kanya na may sakit, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang rukya ay isang instrumento lamang na itinuro sa atin ng Allah at itinuro sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi mismo ang rukya ang nagpapagaling dahil maraming nirurukya na hindi gumagaling. Bakit kulang ang kanilang paniniwala sa Allah? Kung kaya, naiintindihan natin na ang nagpapagaling talaga ng may sakit ang Allah ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang iba.
kahit din sa pag-inom mo ng ibang mga gamot, pag-inom mo ng Biogesic, pag-inom mo ng paracetamol, pag-inom mo ng ibang mga gamot, ito po ay instrumento lamang na ibinigay din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itinuro sa mga doktor, itinuro ng Allah sa mga doktor na ito ay nakakapaggamot. Pero ang nakakapagaling, mga kapatid, ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, katibayan, dahil maraming mga umiinom ng gamot na mas lumalala pa ang kanilang sakit. Hindi sila gumagaling. Ibig sabihin, ang gamot ay hindi nagpapagaling. Kung ang gamot ay nagpapagaling, lahat sana ng umiinom ng gamot ay gumagaling. Bakos ito ay instrumento lamang. Kung naisin ng Allah na ikaw ay gagaling gamit ang gamot na ito, gagaling ka. At kung naisin ng Allah na hindi ka gagaling, kahit inumin mo ang lahat ng gamot sa buong mundo, hindi ka gagaling. So, ibig sabihin, ang ating paniniwala na ang nagpapagaling ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po yung tatlong kondisyon, mga kapatid, upang maging upang maging pwede ang paggamit ng ruqyah sa atin. Una, ulitin ko, kinakailangan mula sa Quran at mula sa Hadith. Pangalawa, ito ay dapat sa wikang Arabic. Pangatlo, dapat maniwala ang dalawa, yung nagagamot at saka yung ginagamot, na ang nagpapagaling ay mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, mga kapatid, ang ating pong itatalakay ay paano gagamitin ang ruqyah or sa anong pamamaraan. Sa Islam, mga kapatid, lahat ng tinuro ng Islam ay merong tinatawag na basihan. Hindi mo pwedeng dagdagan at hindi mo pwedeng bawasan. Sabi nga ng Allah sa surato Al-Imran, na sabi ng Allah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. O sa suratul Maida. So sa chapter 5 verse 3, sa ang sabi ng Allah, sa araw na ito ay ginawa kong kompleto ang inyong relihiyon at ginawa kong ganap ang inyong mga biyaya at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Kompleto na po ang Islam. Hindi mo pwedeng dagdagan at hindi mo pwedeng bawasan. So ganun sa pamamaraan ng ruqya, ito po ay itinuro na sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi na po natin ito pwedeng dagdagan pa. Ang unang pamamaraan ng ruqya, mga kapatid, ay ang pagdura. At ang pagdura ay dalawang uri, dura na konti lang kasama ang hangin o di kaya dura mismo na madaming laway. Tulad ginawa ng isa sa mga sahaba na si Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, nung sila ay nasa paglalakbay, inutusan sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puntahan ng isang lugar. Nung sila ay naglalakbay sa isang desierto, naabutan sila ng gabi at yung lugar na kanilang na abutan ng gabi, kasi sa mga Arabo noong unang panahon, hindi ka pwedeng maglakbay sa gabi, delikado. Kaya kailangan na pag lumubog na ang araw, kung saan ka napunta, ay doon ka na magawa ng tent at doon ka na matulog. Kaso lang, yung lugar na kanilang napuntahan, na naabutan sila ng paglubog ng araw, ay delikadong lugar. Bakit? Maraming mga mababangis na hayop. Maraming mga leyon at mga lobo. Kaya humingi sila ng pabor doon sa nakatira sa bundok. Merong maliit na community doon sa bundok na safe. Humingi sila ng pabor doon na doon muna sila manirahan. Kaso lang, yung mga nakatira sa bundok na yun, hindi mga Muslim. So nagtanong sila, yung mga tao doon, sino kayo? Bakit kayo na parito? Nagsagot si Abu Sa'id al-Khudri at kanyang mga sahaba, mga kasama ng mga sahaba, kami ay galing sa Madina. So sabi ng mga tabi sabihin, kayo ay mga Muslim, bawal kayo dito, huwag kayo dito matulog. Doon kayo sa baba matulog. So hindi pinayagan sila Abu Sa'id. So nagtiis sila Abu Sa'id al-Khudri, nagtiis sila at doon sila natulog sa baba. Hanggang sa yung gabi na yun ay nakagat ng scorpion ang leader ng community doon sa taas ng bundok at walang nagagamot sa kanila. Hanggang sa napag-isip-isipan nila na bumaba at tanungin ang mga sahaba kung meron ba sa inyong magaling magrukya. At sabi nila, oh meron, si Abu Sa'id al-Khudri, magaling magrukya. Pero kondisyon, dapat meron itong bayad. Ginawa yun ng mga sahaba dahil syempre hindi sila pinatira doon sa taas. So ganun, gumanti din sila na, sige, irurukya namin ng inyong pinuno, pero merong bayad. So kambing o tupa ang kanilang hiningi. Nakagat doon sa bandang paa. So ang ginawa ni Abu Sa'id al-Khudri, tiyan nyo mga kapatid ha, kung paano yung rukya.
Ang ginawa ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ay kanyang nilinis yung sugat na may kagat ng scorpion at pagkatapos binasahan niya ng Suratul Fatiha 7 beses. Kada basa niya ng Surah Fatiha, dinuduruan niya ng maraming laway yung sugat. Dinuduruan niya ng maraming laway yung sugat. Pangalawang basa ng Fatiha naman, dinuduruan niya hanggang sa matapos ang 7 beses at kinabukasan, mga kapatid, gumaling ang tao na yun. So ito po ay isang katibayan din na kahit hindi Muslim ang isang tao ay pwede mo siyang iruqya. Pwede mo siyang iruqya. So ito po yung unang pamamaraan ng pagruqya, mga kapatid. Ang pagbasa ng Quran o Hadith at pagkatapos idura mo doon sa tao o doon sa kanyang sugat. Kahit na wala siyang sugat, kung halimbawa siya ay may sakit, doon mo idura sa kamay mo at pagkatapos ipahid mo sa kanyang buong katawan. Ang pangalawang pamamaraan ng pagrukya, mga kapatid, ay walang dura at walang pagpahid. Basa lang. Ibabasa mo lang sa kanyang harapan. Ipaparinig mo lang sa kanya. Ilapit mo ang iyong bibig sa kanyang tainga at basahin mo doon ang rukya. Wala nang pagdura, walang pagpahid. Basa lang. Ito ay karaniwan ginagawa kapag ka babae yung nirurukyahan. Halimbawa, lalaki ako ang magrukya doon sa babae, dahil sa hindi ko siya pwedeng hawakan, ay babasahan ko na lang siya sa kanyang harapan ng Quran hanggang sa siya ay gumaling. O di kaya siya ay napasukan ng jinn, so babasahan ko lang siya ng Quran. O di kaya siya ay kinulam, itong rukya, ito rin ay gamot sa kulam, babasahan ko rin siya. Hindi na kailangan pang hawakan o duraan. Ito po yung pangalawang uri. At ganoon din ko, halimbawa ako ay may sakit, magbasa lang ako ng Quran na pwedeng pang rukya at ganoon din hadith, wala nang dura at wala nang pangpahid sa katawan. Ang pangatlong pamamaraan ng pagrukya, mga kapatid, ay ang pagpahid. Ang pagpahid. Dinuduraan mo yung kamay mo at ipahid mo sa katawan mo, o di kaya wala nang halong dura, kundi hahawakan mo lang yung taong may sakit at babasahan mo na siya. O di kaya hahawakan mo ang kanyang sugat at babasahan mo na siya. Wala nang halong dura. Wala na. Ang dura dun lang sa unang pamamaraan. Ang pang-apat na pamamaraan, mga kapatid, ay ang pagbabasa sa tubig. Kuha ka ng isang baso na tubig at ibasa mo doon ang Quran na pangrukya mo, di kaya hadith sa wikang Arabic, at pagkatapos ipainom mo doon sa taong may sakit. Ginagawa, halimbawa, binabasa mo ang Suratul Ikhlas 3 beses, Suratul Falak 3 beses, at Suratul Nas 3 beses doon sa baso, at pagkatapos duraan mo konti yung parang hangin lang, o di kaya kahit na wag na, at pagkatapos ipainom mo doon sa taong may sakit. O di kaya isulat mo yung Suratul Fatiha sa isang papel o Ayatul Kursi o anumang mga sura na pwedeng parokya, at pagkatapos ilubog mo doon sa papel, itimpla mo sa papel at doon sa tubig, at pagkatapos ipainom mo doon sa may sakit. So ito po yung pang-apat na pamamaraan ng rukya. So alin po dito sa apat ang iyong gagawin ay wala pong problema. At kung dadagdagan mo ng pamamaraan, tulad ng ginagawa ng iba na nagpapausok sa bahay, nagpapahid ng dugo ng kanilang kinatay sa kanilang bahay, sa kanilang katawan o sa kanilang sasakyan, hindi po yung pwede. O di kaya meron silang abo na nilalagay sa batok, kung ganun. So yun po ay hindi pwede sa rukya. Hindi pwede sa rukya. Ano naman po yung rukya na shirk? Ang shirk na rukya, kung ano yung hindi nabuo na kondisyon dun sa ating nabanggit kanina, na dapat ay mula sa Quran, mula sa Hadith, at pagkatapos dapat wikang Arabic, at pagkatapos ay dapat paniwalaan ng Allah ang magagamot. Ano man doon ang hindi na kumpleto, ito po ay mahuhulog sa shirk. Mahuhulog po sa shirk. Bakit? Dahil ang paniniwala nating mga Muslim na ang Allah ang magagamot. Siya ang magagamot. Kung may paniniwala ka na yung rukya na yun, yung rukya na ginamit mo, yun ang nagagamot sa'yo, ay nagtambal ka na sa Allah. Pinaniniwalaan mo na mayroong dalawang nagagamot, ang Allah at saka yung sinasabi mong rukya. Mali yun, ang rukya ay isang instrumento lamang. Ang Allah pa rin ang nagagamot. Pangalawang dahilan, mga kapatid, kung bakit naging shirk ang
ang rukya na hindi galing sa Quran, kadalasan sa mga rukya na hindi galing sa Quran at hindi galing sa hadith, ito po ay galing sa mga masasamang mga elemento, sa mga jin na tinuro nila sa mga sa mga mangkukulam o sa anumang mga tao diyan na nagagamit ng ating at iba pa. Ito po ay mayroong paghingi ng tulong sa jin dahil hindi magiging epekto ang kanilang mga rukya, ang kanilang mga orasyon kung hindi sila tutulungan ng jin. So kung magagamit ka ng orasyon na hindi galing sa Quran at hindi galing sa hadith, ito po ay isang uri ng shirk at dahil ito ay mayroong paghingi ng tulong sa mga jin. At ganoon din mga kapatid, kabilang sa dahilan kung bakit naging shirk ang rukya na hindi na kumpleto ang kondisyon, dahil ito ay mayroong pananalig doon sa raki, yung taong nagrurukya. Imbis yung may sakit, doon siya manalig sa Allah, doon siya nanalig doon sa taong naggagamot sa kanya. At hindi lang yan sa rukya mga kapatid, pati lang lahat sa uri, lahat ng mga gumagamot, kahit doktor o ano man dyan, mga nurse, kapag ikaw ay nanalig sa kanila na sila yung magagamot sa iyo, katotohanan ikaw ay nakagawa ng shirk. Kahit sa pag-inom ng gamot, kapag ikaw ay manalig doon sa gamot, doon ka magtiwala sa gamot na yun ang nagpapagaling sa iyo, katotohanan ikaw ay nakagawa ng shirk. Lahat ng ito mga kapatid, doktor man, nurse man, magagamot man, taga-rukya man, lahat ng ito ay isang instrumento lamang na ibinigay ng Allah upang galingin niya ang kanyang alipin. Ang Allah ang nag-iisang nagpapagaling, nagbibigay ng lunas. Yun po ang tawhid. Paniwalaan na ang Allah siya lang nag-iisa ang nagbibigay ng lunas. So ito po yung ano mga kapatid, ito po yung karugtong. Wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.